Tiwala lang! Sa kabi-kabilang mga issues ng buhay, ang hirap basta-basta na lang magtiwala. Lalo pa ang daming fake news na umiikot sa social media. Kaya pa ba nating magtiwala? Yan ang tanong. Samahan natin ang Live Talks with Ding at SJ upang talakayin ang mga current issues ng buhay. Kanino at paano tayo magtitiwala sa panahon ngayon? Tiwala Lang Live Talks every Sunday at Thursday. Good evening po, mga katiwala. Tayo po ay nasa 20th live online program natin sa Tiwala Lang. Ito po ang muli ang inyong kapatid, si Kuya Sunny PSJ de la Cruz. Ako naman po si Kuya Ding Camacho. Sa panahon ito, mga katiwala, ang kailangan po natin ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos sapagkat siya po ang makapangyarihan. Siya lamang po ang makakasolve sa ating mga problema. At yan po ang dahilan kung bakit ang layunin ng programang ito ay patibay ng ating pagtitiwala sa nag-iisang Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Cristo. Kaya mga katiwala, lagi tayong makinig at sumubaybay sa programang Tiwala Lang! Salamat tayo kuya sa mga... Nagpapasalamat nga po kami sa ating mga katiwala na napatuloy na nagla-likes po sa ating videos. Mga nagsishare, sinishare nila. Mm-hmm. At nagbibigay ng mga maraming comments. At yes. Nagbibigay ng feedback sa atin, testimonies, and wishes. Also yung, of course, yung prayers. Yung prayers. Also yung prayer request din nila. Oh, prayer request nila. Oh. At salamat din sa inyong mga sacrificial love gifts. Yes. At salamat din po sa mga nag-testimony sa atin ng nakaraan. Ha? Ang si Pastora Rose de la Cruz Maningas. U.S. California. Mabigat po yung kanyang trials and challenges. No? Mm-hmm. Pagamat siya isang babaeng manggagawa, talagang matindi ang kanyang sinapit sa kanyang ministeryo. At salamat din sa ating mga tech engineers na sina Chino Trixie. Salamat kay si Ate Josie. Wala ngayon dito dahil ngayon, wala. Pagod. Pagod siya, no? Saka so, nalipat tayo ng lugar. Nalipat tayo. Nasa Studio A-ho kami ngayon. Medyo mainit po dito. Kaya... Okay, maganda nga dito. Maluwag eh. So, next time po doon kami sa Studio B. Mas malamig po doon. O, hindi ka pakakanta? Saka na muna kasi... Mahaba yung kwento ng ating guest sharer ngayong gabi, no? Okay. At something different ito. Okay. Kaya po nalipat din kami ng venue ng studio ay dahil sa ginabi po kami ng balik. Oo. Dahil sa umulan pa. At saka bundok po kasi ang lugar na pinagmiministeryahan ng ating kapatid ay sinikap nating makarating. Yeah. Pero hindi tayo nakatawi. Hanggang ilog lang tayo. Hanggang ilog lang tayo. Hanggang ilog lang. Saka inabot tayo ng ulan. Kaya medyo napadali. Nag-backwake na rin tayo. Dito na natin tinuloy. Yun. So sa atin pong short devotion ngayon, nandun pa rin tayo sa topic natin na Let Your Will Be Done, Part 3. Part 3. Part 3 na to. So bilang bago pumunta tayo dun sa interview kay sa ating guest ngayon, ay bigyan na natin ng konting introduction. Yan. Sabi po dyan, mga katiwala, ngayong gabi po ay part 3 ng ating topic na Let Your Will Be Done. At sa huling pag-uusap natin ngayon, ito na po yung huling part. Tingnan po natin ang isang karanasan na maaring mauwi sa Let Your Will Be Done. Kasi nga po, wala kang pupuntahan, parang dead end na, kumbaga sa kalye, dead end ka na. Ang tanong pwede ba yan sa Diyos? Pwede ba yan sa Diyos? Alam nyo, sa Bible, maraming pong Bible characters, ang ganito ang kwento. Tulad ni na, kuya, ito nga. Katulad po nila Moises, umaayaw na mag-lead sa mga Hebreo. Ang dami nga niyang katwiran sa Diyos eh. Oh, ano katwiran niya? Andong sabihin niya siya ay utal. Oh. Andong hindi siya marunong magsalita. Oh. Marami siyang mga pagtanggi. Hindi naman nakaubra yun sa Diyos. Okay. Ang ikalawa po ay si Jonah. Oh. Umayaw na mag-preach o magsabi ng paalala ng Diyos para masabihan ang lugar ng Ninibe para magsisi. Mm-hmm. Pero sa katotohanan, tumakas siya eh.
Oh. Kaya napahamak pati yung sinasakyan niyang barko. Barko. Oo. Napahamak yung mga tao roon. Ang ikatatlo po si Gideon. Siya ay isang matipunong mama, no? Isang kabataan actually. Pero umaayaw na mag-lead ng army laban sa tribo ng Midianita. Sabi nga niya kasi, maliit lang ako. Ano magagawa ko? Siya pinaka pinaka list sa sa angkan, no? Ni Manase at sa kanilang lahi. So, mga katiwala, bigyan natin ng pansin ito. Nung una po sila ay umayaw. Pero ang gusto ng Panginoon, yung plano ng Diyos, yun pa rin na masusunod. Kaya ano nangyari, kuya? Inilabas ni Moises ang pagkaalipin sa Ehipto ang mga Hebreo. Yun. So, nasunod ang kalooban ng Diyos. Nailabas ni Moises. Yun. Kahit na ayaw na ayaw niya. Na ayaw niya. Oh. Tapos, nangaral si Jonah ng pagsisisi sa kasalanan, ng kasalanan sa syudad po ng Ninibe. Okay. Kasi, tumaka siya, pero ang ginawa ng mga tripulante ng barko, hinagi siya ng dagat. Pagkatapos, may nakaabang na isang malaking dilis. So hindi siya, actually hindi siya kinain kasi kung kinain siya patay eh. Oh. Madalas nating naririnig sa kwento, madalas nating napag-uusapan, kinain ng isda. Oh. Hindi pwedeng kinain. Ano lang. Itinago sa parte ng malaking isda. Okay. At pagkatapos ay nung iniluwa. Nasa dalampasigan ng Ninibe. Hindi siya nakatakas sa Diyos. Sabi siguro ng Panginoon sa kanya, ang tigas na ulo mo eh. Yan. Meron kang may naghatid sa'yo. Special delivery. And then, pangatlo, ay pinangunahan ni Gideon ang 300 well-trained soldiers to beat thousands of Midianites and destroyed all altars and their gods. Binasak nila yun. Sa madaling salita, kuya, yung mga taong umaayaw-ayaw nung una, may panahon talaga ang Panginoon na binibigyan sila ng pagkakataon na magnilay-nilay, pag-aralan ng plano ng Panginoon, at sa wakas, napasunod din sila ng Panginoon. Okay? Madalas kasi maraming tumatakas sa kalooban ng Diyos. Sa kalooban ng Panginoon. Maraming ganyan. Ang issue dito, mga katiwala, ano-ano ba ang pinakita sa atin dito? Paano kung talagang sadyang ayaw sumunod ang isang Kristiyano sa mga Christian duties na ibinigay sa kanya? May paglalagyan ho ba ang isang Kristiyanong ito? Mm-hmm. No? Una, kung i-analyze po natin, una po, walang tunay na Kristiyano na matigas ang ulo. Yan po ang katotohanan. Opo, sa una, ayaw yan dahil sa iba't ibang mabababaw na kadahilanan. Ngunit, napapalambot ng Diyos ang kanyang kalooban upang sumunod. At ganyan po ang nangyari kila Moises, kila Jonah at kay Gideon. Yan po, napalambot po. Umaayaw nung una. Ikalawa, kuya? Ang ikalawa ho ay ang pagsunod sa salita ng Diyos ay isa sa mga ultimate and true signs of a true Christian. Yun. According sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap. Tandaan po natin yung salitang gumaganap. Mm-hmm. Meaning, ito ay gumagawa with action. Gumagawa o gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Iyon po ang sinabi ng Panginoong Jesus. Yun. Oo. So, kaya kung may isang tao na nagsasabing siya'y Christian, ngunit nakamatayan na ang katigasan ng ulo, ayon sa talata, maliwanag na siya po ay isang uri ng Kristiyanong peke. Yun. Hindi totoo. Siya ay fake. Nakamatayan na. Nakatigasan na. Nakamatayan na. Nakasanayan na. Ganon. At ikatlo po, kung hindi siya naging productive Christian dahil nga ayaw ngang gawin yung duties niya, ayon sa mga talatang ito, on the first place, maliwanag na hindi siya tunay na Kristiyano. Yung po ang sabi ng Panginoong Jesus mismo sa Juan 15:5 at saka 8. Yes. Sabi ng Panginoon diyan, ako ang tunay na puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sa pamamagitan nito ay madululuhati ang aking Ama,
na kayo magbunga ng marami at maging mga alagad po. Mga, so sa mga tweed, mga katiwala, yung pong sinasabi natin na let thy will be done, yun talaga ay nagpapasakop. Yun ay nagpapahiwatig ng pagpapasakop ng ating kalooban sa Panginoon. Wala na po tayong free will sapagkat ang will natin ay will ng God. So, kung ano man ang will ng God, yun po ang will natin. Hindi na pwedeng maghari yung gusto natin. No? Laging gusto ng Panginoon. At kung masusunod man ang gusto natin, ay hindi na po yung free will, kundi yun ay maliwanag na katigasan ng ulo. Pagsuway. Pagsuway. Disobedience. Yun po. So, yung statement na let your will be done or let thy will be done, mga katiwala, ay isang kapahayagan na talagang isinurrender mo. Isinurrender mo yung buhay mo or yung decision mo, wala kang gagawin kundi ibigay talaga yon. Dahil iyon ang kalooban ng Diyos eh. Sabi mo, your will be done. So, ibig sabihin, yung kalooban niya ang maganap sa buhay mo. Alam niya, nangyayari yan eh. Kanina, nagkukwentuhan kami ni Kuya Ding sa aming biyahe pa uwi dito. Sa aming biyahe ay napag-usapan namin yung dumadating ang isang realidad sa buhay nating mga tao. Naalala ko na yung realidad na yan, na pag dumating sa punto na para bang nafe-feel mo na na kukunin ka na ng Panginoon, nasabi mo na ba, sabi niya sa akin, nasabi mo na ba yung your will be done, let your will be done, na talagang wala na, surrender ka na. Oo, nasabi ko yan. Kasi lalo nitong nangyari nung January sa akin nung, nung 2019. Hanggat kaya ko, nagsisikap po akong makipaglaban dun sa paghinga. Nahirapan akong huminga. Nasa loob ako ng sasakyan ng ambulance. At talagang sobrang hirap na hirap ako. Yung nurse na humahawak sa akin nun, umiiyak. Umiiyak siya. Kasi parang yung naawa siguro. Alam niya na mangyayari sa akin eh. Talagang habol hininga na ako eh. At parang wild na ako eh. Okay. Maliwanag pa isip ko noon. And then bandang huli, hindi ko na kaya. Talagang bibitaw na ako, sabi ko. Pero lumalaban ako. Lord, lalaban ako dito. Ipilitin ko, hindi ako mawala. Sabi ko ganun. Yung hininga ko, ibibigay ko todo. Pag tinotodo kong ganun, nagba-blackout ako eh. Tapos biglang, nung feel ko na wala na talaga, talagang walang-wala na, ang sabi ko, let your will be done. Nasabi mo yan. Let your will be done. Dadating po yan, mga kapatid, mga katiwala, yung statement na yan sa buhay natin, kapag alam mong talaga ay nandun ka na sa dead end. Halimbawa, lalo sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, marami nang ipinakita sa iyo, marami nang ipinaranas sa iyo. Tanggi ka ng tanggi. Ay dadating yung time na nandun ka sa sulok na hindi ka na makagalaw. Talagang na-corner ka na. Wala kang ibang sasabihin sa Lord kundi let your will be done. Yun. So nababanggit pala natin yun kapag talagang surrender ka na. Wala ka na magagawa. And talaga namang kinakailangan naman talaga i-surrender na natin sapagkat hanggang doon na lang kaya natin. At doon naman papasok ang Panginoon na pagkatiwala, pag pinagkatiwala mo sa Kanya. Siya na ang bahala. Siya na bahala. At kasi, nasa mabuting kamay ka naman niya. Kasi may kalikasan kasi tayong mga tao eh. Hanggat may magagawa tayong paraan, sinisikap natin umalma. Sinisikap natin makaalpas. Parang mailap na hayop. Hanggat pipilitin mo makaalpas ka, alpas ka. Hanggat makakatanggi ka sa Lord, tanggi ka ng tanggi. Sa kalooban niya eh. At yun po ang nangyayari sa maraming tao. Hindi lang mga pangkaraniwang tao. Kahit sabihin natin mga Kristiyano, sumusunod naman ako sa Lord, sabi natin. Yes, pero yung time na pagkakailangan niyang i-commit mo yung buhay mo sa Kanya, sa larangan ng paglilingkod, i-commit mo yung buhay mo. Mafe-feel mo, uy, naku, kailangan ito na matinding decision. Teka muna, pag-iisipan ko muna. Teka muna, pag-aaralan ko muna. Lord, wag muna.
Wag muna ngayon. Malilipa pa yung bata. Oh, mga ganun. Oh. Kaya ako muna makatapos yung mga bata. Oo. Okay. Marami akong narinig na ganyan eh. Oo. Oh. Eh, hindi. Gusto na kitang maging lingkod ko eh. Gusto na kitang maging missionary eh. Gusto ko nang gawin mo ganito eh. Oo. Oh. Eh, Lord, yung business ko, ang laki pa eh. Oo nga. Kailangan maiayos ko muna to. Oo. Oh. Eh, pwede ka namang maging manggagawa ko kahit na ikaw ay mayamang negosyante eh. Oo. Diba? Maraming ganyan. Yeah. Ako, kuya eh. Totoo lang, ako ayaw ko talaga magpastor eh. Parang ako yan. Oh, sige, tuloy mo yung ayaw mo. Alam nyo. Bakit ayaw mo? Kasi ang tatay ko, pastor. Uh-huh. Yung dalawang kapatid kong panganay, pastor. Uh-huh. Alam ko yung buhay ng pastor eh. Uh-huh. Hirap na hirap eh. Uh-huh. Financially, kumisa socially. Kasi palipat-lipat kayo ng destino, di ba? Iba yung kaibigan mo doon, iba yung kaibigan mo dito. So, nahihirapan akong mag-adjust. Pagka iba-ibang eskwelahan na pinapasukan mo, iba-ibang maraming adjustment. At kaya, pero pinakamalaking dahilan nun ay yung finances. Uh-huh. Talaga namang yung gutom at hirap ay... Yung tiyaga at tiis. Grabe. Sabi ko, ganito ba ang buhay ng isang pastor? Uh-huh. Ganito bang tinatawag na lingkod ng Diyos. Uh-huh. Lingkod ng Diyos, naghihirap. Uh-huh. Parang hindi walang appeal sa akin eh. Uh-huh. Walang appeal sa akin. Parang hindi masyadong makatawag pansin. Hindi makatawag pansin. Hindi kahali-halina. Pero, yun nga, kung kalooban man sa akin ng Panginoon yun noon pa, ayaw ko. Pero nanaig ang Panginoon, dahil mayroon kaming usapan, sabi ko sa Panginoon, Lord, magpapastor lang ako kung sa natural na paraan. Uh-huh. Natural na paraan. So, dumaan ang maraming mga taon, no? Simula nung 1970s, na marami nagsasabi sa akin na, magpastor ka na. Ayoko. So, nung nagsisimula na ako sa mga Bible study ko, lumaki yung mga yung Bible study group ko. Hanggang sa naging yung pito ay naging 10, naging 15, naging 20, naging 30. Sabi ko may nagsabi sa akin na hindi po pwedeng habang panahon layman ka lang. Kinakailangan magpa-ordain ka bilang pastor. Mm-mm. Kasi illegal assembly ginagawa ninyo. Ayun. So doon ako nagkaroon ng isipan na, Lord, ito na nga ba yung sinasabi kong natural na paraan. At to make the long story short, ganun nga po ang nangyari. Yung kalooban ng Panginoon ang nangyari. Mm-mm. Yung inaayaw-ayaw ko noon, ito na. So yun po ang aking maiksing kwento. Hindi ko na kukwento. Oh, hindi mo na kasi parehas naman tayong kayo ng kwento. Tatay ko, pastor. Mga kapatid kong lalaki, pastor. Ayoko maging pastor. Oh. E tapos si James, ayoko rin maging pastor. Naging pastor eh. Oh. Bakit kaya? Alam nyo, pag tumawag ang Lord, mga katiwala, wala kang magagawa. Wala magagawa. Oh, kasi sa totoo lang, ayoko talaga. Kasi nakita kong mabuhay bilang anak ng pastor. Uh-huh. Napakahirap. At yung guest natin ngayon, iyon. Ganun din. Ayaw din magpastor. Pero hindi pastor ang tatay. Hindi, wala. Hindi. Talaga sila. Mabait na tao to. Ha? Mabait na tao to. Hindi rin. Salbahe. O eh, bakit naging pastor? Yun nga. pakinggan natin ang kanyang testimony. Ayan. So mga katiwala, pakinggan po natin ang kwento ng ating kuya, pastor, Walter Forrest ng Kupang LCFM. Ayan. Kuya Walter, pakikwento mo nga sa amin paano ka... Ano ba nag-umpisa ang buhay mo? Paano ka naging isang tunay na Kristiyano? Lumuwas na ako ng Maynila noon eh, after na hindi ko na kaya mag-aaral sa probinsya. Hmm. So, yun nga. Natuto ako mag-isyo. Hmm. At walang araw na hindi ako nakakatikim ng alak. Mm-hmm. Ganun ang buhay ko hanggang sa ako'y nagbinata. Pero conscious pa rin ako sa buhay ko na ayaw ko rin yung matulad sa buhay ng
tatay ko eh. So nandun pa rin, di pa rin inalis yung pangarap. So naganap ko ng trabaho at nakapasok naman ako. At hindi pa rin ako nasyahan, ako po ay nagpunta sa, naging OFW po ako. Saan? Nagpunta po ako sa Saudi Arabia. Okay, nakailan taon ka doon? Nag-istay ako ng 4 taon. At okay naman, maganda naman yung kita. Oo. At nakapunta naman ng konti. Oo. Ang naging problema. Anong naging problema? Ang naging problema, pag meron ka palang konting pera, naiiba yung takbo ng buhay mo. Bakit? Anong nangyari sa buhay mo? Yun, dumagdag yung bisyo, naging mayabang, naging, hindi maganda yung, hindi maganda yung naging resulta ng nagkakaroon ka pala ng pera. Okay. So, anong nangyari sa buhay mo pagkatapos yung mga vision na yan? Nakaka-uwi ako ng Pilipinas doon every 7 months, every 8 months. So, naranasan ko yung masarap na buhay. Oh, may pamilya ka na yan? Meron na, may pamilya na ako. Wala pa kaming anak. Wala pa anak. And then, nung naisip ko na nakabili rin na kami ng mga kunting lupa sa probinsya, ay manirahan kami ron. Okay. Akala ko magiging payapa yung buhay ko ron, magiging masaya yung buhay ko doon. Pero nagkamali ako eh. Lalo akong nalulung sa bisyo. Sa bisyo na yan. Lalo akong nalulung sa bisyo. So, kumbaga, doon natapos mo na ang buhay mo sandali. At yun ang madalas namin pag mag-awayan namin mag-asawa. Okay. So, nagpasya kaming bumalik ng Maynila. At nag-abroad ulit ako. Nagpunta ulit ako ng abroad. Dahil wala na kami, naubos na ang ipon. Naubos na ang ipon. At mayroon pa rin naman nakatira, na konti. Kaya lang nagka-problema nung nasa abroad na ako. Iniwanan ko kasi yung asawa kong mga anak. So, nung nasa abroad ako, ay masamang balita dumating sa akin na mayroong karamdaman yung aming pangalawang anak. Wala akong choice, hindi umuwi ako. Okay. Umuwi ako. Lahat ng natitira pa aming ipon ay naubos na yon. At naranasan naman natin yung namin yung balik sa zero. Balik kami sa zero. Walang kuryente, walang tubig, walang LPG, lahat. Halos napakahirap ng buhay na aming naranasan ng panahon na yun. Naisip mo ba na yung perang sinasabi mo noon ay hindi pala masyadong mahalaga sa buhay ng tao? Totoo po yun. Yun nga, akala ko yung pera, yun ang talagang kaligayahan ng tao. Pero hindi. So, habang ako yung nagtatrabaho, ako pinagtatricycle at na meron akong isang naging kaibigan. Nang asawa niya ay Christian. Christian din yung asawa niya. At yunaya ko niyang mag-Bible study. Hindi ganun matanggihan kasi lahat ng hugot sa buhay ko, siyang sumasaloy. Siyang nangaral sa akin, palibasa siya isang Kristiyano. So, na-absorb ko naman yung sinasabi niya sa akin. At tumatin niya ako ng Bible study. Yun. Doon ka na naliwanagan ng Ebanghelyo. Opo. Doon na po akong nag-umpisa na maglingkod sa Panginoon. Pero mayroon mga problema doon eh. Habang ako yung naglilingkod sa Panginoon, nakikipag-jamming pa rin ako sa tropa ko. At so hindi pa masyadong maliwanag sa iyo ang pagkakasyan mo? Hindi pa po. Siguro, ganun siguro. Kaya nakikipag-tropa pa rin ako sa mga dati kong barkada. Umiinom. Tapos, lahat ng bisyo. Pagkatapos noon, pinapick ako ng Panginoon sa mga kalokohan ko. Ilang bisis ako na aksidente sa pagka-tricycle ko. Okay. At ang pinakamatinding aksidente yung bumalik din yung tricycle na yung aking pasahero ay naburo yung mukha niya. Oh?
at gumastos kami noon. Oh. Pero wala akong sugat. Okay. At sa mga na-accidenting nagdaan, naamis ako dahil hindi ako nagkakasugat ng malubha. Mm. At na-realize ko na ang God, siyang nagpuprotect sa akin. Okay. Upo muna tayo para hindi tayo mangawit. Sarap umupo dito. Okay. Sabi mo kanina, naprotektahan ka ng Panginoon ano, sa mga aksidente mo. Nakikita mo ba yun na isang paraan ng Diyos para ikaw ay mayroong paglalagyan sa iyo, may ipagagawa sa iyo? Opo, malaking bagay na pumasok sa isipan ko yon na sa dami na aksidente na nakasangkutan ko, hindi ako malubhang na nasugatan. Hindi ako na-injured na malubha. Ano ang parang sinasabi sa'yo ng Diyos noon na nakita na parang nararamdaman mo? Actually, nasa kulungan ako na yun nung nagmumuni-muni ako. Nasaan ka? Nasa kulungan. Nasa kulungan ka? Kasi naka-aksidente ako ng isang kotse na grabe yung pagka-aksidente niya. Okay. So, dinampot ako ng pulis, kinulong ako, lasing ako eh. Oh. Pero sinasabi mo noon na parang nakakilala ka na sa Panginoon noon. Sabi mo? Ah, opo. Nag-charge na ako noon eh. Ah, okay. Pero... Pero yun nga, nagpag-jamming pa rin sa propa ko. Ah, okay. Sige. Noong nasa loob ako ng kulungan, noong nagmumuni-muni ako, noong nasa kulungan ako, nagmumuni-muni ako. At parang nangusap sa akin yung God. At ang sabi sa akin, hindi lang yan ang mangyayari sa iyo sa susunod. Mm-hmm. Yun po ang tumatak sa isip ko. Okay. At humingi ang tawad sa Panginoon. Humingi ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, iwasan ko na yung biso ko. Oh. At simula sa araw na yun, talagang hindi na ako tumikim ng alak. Mm-hmm. Yeah. Nagbalik ako sa gawain. Pero hindi ka pa naman nagpapastor noon. Umaattend ka lang ng Bible study, ng mga fellowship, di ba? Ah, hindi pa po. Oh. Hindi pa po. So, paano nagsimula yung pagkapastor mo? Paano, pakikwento mo nga sa amin, paano ka nagsimula maglingkod sa pastoral ministry? Nung lumabas ako sa kulungan, mayroon na akong desisyon na mag-full-time ako sa pag-mission o paglilid ng mga Bible study. Okay. At umaasas na rin ako sa mga gawain sa church, mga iba pang mga activities ay tumutulong na rin ako. Mm-hmm. Ano po yung tanong nyo kanina? Paano ako naging... Paano simulan magpastor? Ulitin ko yung tanong na yan. Interesado kami, Pastor Walter, na malaman yung paano ka nagsimulang magpastor o maglingkod sa isang church. Sabi mo kanina nagba-Bible study ka lang, masama ka sa mga fellowship, pero paano ka napasok sa pastoral ministry? Actually, ayaw kong magpastor eh. Okay. Natatakot pa ako kasi... Pareho tayo. Alam ko, nakikita ko yung responsibility ng pastor. Mm-hmm. At isa pa, yung talagang kinakatakutan ko, yung hindi ako tapos ng Bible school. Okay. Parang hindi ko siya kakayanin. Mm-hmm. Pero nung tumagal na, ano nakikita mo ngayon? Basta sa akin, ginawa ko lang yung trabaho ng pastor. Uh-huh. Ayon na rin sa mga payo sa akin ng mga senior pastor ko. Uh-huh. At yung mga kamanggagawa. Uh-huh. Basta ginagawa ko. Hanggang sa ngayon, ginagawa ko yung trabaho ng pastor. Uh-huh. Hanggang doon lang yung aking pagkakilala ko sa sarili ko eh. Uh-huh. Kung ano ang mga kayanang kong ibigay sa paglilingkod, yun alam pang ginagawa ko. Siyempre, nung pumasok ka sa pastoral ministry, merong mga trials and challenges na naranasan mo, nasa lubong mo. Pakikwento mo nga kung ano-ano yun at paano mo na panlabanan? Marami po. Una, yung nahahati ako sa responsibilidad ko at saka sa pamilya at saka sa pagpapastor. Mm-hmm. Nag-aaral yung anak ko noon, tatlo yung kolehiyo ko.
Tatlong college? Tatlong college. Wow. Yung type 2 yun. Hindi ko alam kung paano ko imamanage yung oras ko. Kung paano ko babalansin yung financial yung needs nila. No? Financial needs ko at saka yung paglilingkod ko sa iglesia. At minsan talagang lumiliban ako. Nag-absent ako sa gawain dahil sa pangangailangan. At naalala ko nung pastor, madalas niya akong i-dare dun sa isang verse sa Bible. Yung, anong verse yun? Matthew 6:33. Dahil siguro sa konsepto na hindi yun ang realidad, nakikipag-struggle ako doon. Okay. Ginagawa ko pa rin yung sarili kong paraan. Okay. Pero napagod lang ako eh. Kaya sabi ko, why not? Di ko subukan yung sinasabi sa akin ng Panginoon. At sinubukan ko. Eh, napakagaan na dumaan sa akin yung mga trials at yung mga pangailangan ng pamilya ko. Nang sinubukan ko yung Matthew 6:33. At hanggang ngayon, ang in-encourage ko sa mga kapatid na tinuturoan ko, nasubukan nila. Kasi probing ko na. Okay. Kaya hindi ako nangihiming sabihin sa kanila, dapat manayang ang Panginoon doon sa kanyang verse na yun. Sa ministry, maraming problema talaga. Iba-iba yung ugali ng tao, iba-iba yung pangailangan sa loob ng iglesia. Lalot na po ako na ang lugar ko ay economically, yung nature nila ay hindi naman ganong kasagana. Ano po? So, kasama ka doon eh. Kasama ka doon sa struggle nila eh. Hindi mo pwede silang paliguran. Hindi mo pwedeng ipikit yung mata mo para sa kanila. May mga times na nag-iisip ako na mag-quit na ako eh. Yun. Sa pagiging paano ginagawa mo? Paano yung laban na ginagawa mo? At hanggang ngayon eh, nadyan ka pa rin. Nananangan ako sa pangako ng Panginoon na sinasabi niya, hindi ako magkukulang sa iyo. Bigyan kita ng wisdom, bigyan kita ng victory, bigyan kita ng lahat ng fitness, resources, nandiyan sa iyo ang banal na espiritu. Ba't matatakot ka? Parang ganun ang nangusap sa akin puso yung Panginoon. At isa pang pinanggagalingan ng pananatili ko, ang tanong na, saan ba pupunta ang mga kawan ko kung sakasangali iwanan ko sila? At hanggang ngayon, yun ang nagpapatindi sa akin sarili na manatili sa gawain. Kahit na alam ko, kulang ako sa kaalaman. Kumbaga sa ano, iba yung puso, yung nararamdaman yung puso para sa kanila. Kiso sa marunong ka lang, tapos wala ka naman nararamdaman. Parang ganun ang nagbigay sa akin ng sinabi sa akin ng Panginoon. Diyan ka, diyan kita linagay. So, gusto ko lang tanong sa iyo, Pastor Walter. Sa pagkapatuloy mo ng pagiging pastor, ito isang mahirap na lugar, isang liblib na lugar. Ano nakikita mong nagbibigay sa iyo ng confidence na ituloy mo yan? Parang nakita mong reward sa iyo ng Panginoon? Lahat naman tayo, kung nauunawa natin, ang goal natin ay makauwi sa Kanya. So parang naging maliwanag na sa isip ko na yung mga bagay na material, mga bagay na magiging masaya ko sa pamamagitan ng mundo na to ay sinantabi ko na yon. At pag may mga kahinaan ako nararamdaman, yun nga, lagi kong sinasabi, Lord, nangako ka sa akin. Sa panahon ngayon ng pandemic, itong COVID-19, lahat tayo natigil sa ating gawain sa church, no? Pero nung medyo lumuwag-luwag, nabalitaan namin, nagpupunta ka doon sa Kupang
upang dalawin at mag-hold ng mga Bible studies na sa mga membro mo, nakikita namin yung katapangan mo, kasipagan mo, hindi mo ba iniinda yung magiging ipinapain mo ang buhay mo doon? Ano ba ang nabibigay sa'yo ng motivasyon at ipinapain mo ang buhay mo dito? Una, nag-iingat naman ako. Pero talaga ang nagbigay sa akin ng motivasyon, dahil yung lugar na yun ay napaka yung mahirap yung komunikasyon. So ayaw kong ma-dry sa salita ng Panginoon yung mga tinuturuan ko. Kasi alam naman po natin isang linggo ka lang walang prayer, isang linggo ka lang walang quiet time, maaari mabago agad yung buhay mo. So yun ang nagbigay sa akin, ng tumulak sa akin na imit sila physical. At ginagawa ko yun regularly, kasi yun yung aking hindi naman kinakatakutan, kundi maaaring mangyari sa isang kapatid na hindi nakakakain ng salita ng Panginoon, na maaaring bumalik sa dati niya buhay, ginagawa o buhay. Okay. So yun ang nagbibigay sa iyo ng motivasyon na magpatuloy kahit sa gitna ng pandemic na ito. Handa mong itaya ang buhay mo. Baga may takot ako. Pero yun nga, sabi nga natin, tiwala lang. Yun. Ganun pala kuya ang naging kwento ng buhay niya. Oo, maganda. Makulay ang kwento ni Kuya Walter. Naalala ko isang kalalakihan namin sa Chestnut, si Kuya June Duroya. Okay. Siya isang drunken master. Ano yung kwento mo noon? Oo. Ito pa lang si Pastor Walter. Kung hindi naging pastor, mas masahol pa sa salbahe. Mas masahol pa pala sa salbahe. At nakaka-aksidente sa sobrang kalasingan. Pero ngayon, lasing po siya sa paglilingkod sa Panginoon. Abay, may COVID, hindi mo maawa. Matapang. Oo, grabe. Ang kanyang pinanghawakan na yung sinasabi niya dun sa Mateo 6.33 or Matthew 6.33. Yun daw po yung realidad ng buhay. So, totoo nga naman. May napulot ako sa kanya na sinasabi niya na unahin ang Panginoon. Kasi naghahangad siya na umasenso yung buhay niya At nag-abroad siya, di ba kuya? Oo, nagpunta sa Saudi. Naging maganda raw ang buhay niya. Kaso naman, makahawak ng pera, inom dito, inom dyan. Bisyo, natupag. Pero dumating din ang puntong hindi na kailangan magtrabaho at nandito dahil may nangyari sa pamilya. Pero talagang bumalik siya sa isang kahig isang tuka ulit, no? Sa kwento niya. So mga katiwala, ang buhay po ay nangyayari po na kung minsan ay tinatawag tayo ng Panginoon sa magandang tagpo. Pagaya ng tagpo namin, hindi naman ho kami naging masama, hindi naman kami basagulero, hindi naman kami lasinggero, wala ho kaming bisyo, ako po yung walang bisyo eh. Ano naman natikman ng uminom-inom Ako ay nagkaroon ng bisyo, pero hindi naman nagtuloy-tuloy. Kasi yun ang kaibahan na tayo ay anak ng mga manggagawa ng Diyos. Ano? At dahil po doon ay halos parehas kami ng kapalaran, ang kaibahan lang, ako po talagang solid na walang bisyo, ay sabi ko ayokong maging manggagawa ng Panginoon o parang maging pastor. Dahil ang nakikita ko yung kahirapan ng buhay. Yeah, mahirap talaga. Mahirap. Mahirap. Pero yun palang mahirap na yun, kapag sinuko mo yung kalooban mo sa Panginoon, ay matindi ang gagawin ng Panginoon. Yes. At never na nagkulang ang Panginoon. Never. Ngayon pa na ako ay nangangailangan dahil sa ako po ay may karamdaman, hindi ho talaga ako pinapabayaan ng Lord. Amen. Eh, ang gastos ko matindi. Sobrang magastos ako. Sa gastos ng aking gamutan na ginagawa. Pero never ang Lord na nagkulang sa akin. At yung sa totoo lang, yung mga kasabayan kong nagda-dialysis ay mga namamatay, karamihan. Yung kasama mo sa clinic. Yeah, mostly. Kanina lang may bagong balita, dalawa na naman. Mostly yon kasi kapag kinulang ka sa
tuloy-tuloy ng dialysis. Uh-huh. Pero ako po, mga kapatid at katiwala ng Panginoon, hindi ho ako nahinto. Tuloy-tuloy. Kaya ho, binibilang ko yun eh. Uh-huh. Kasi merong song na Count Your Blessing, one by one. Uh-huh. So, every session may bilang, kaya nakaka 511 na ho ako ngayon. Yung bawat session yun, blessing yun. Oo. Kaya ako binibilang na biyaya yun dahil hindi siya nagkulang sa akin. Amen. Yung 511 times na yun. So, hindi na 511 times na session. Dahil doon, talagang ano, sinasabi ko, napakabuti ng Panginoon, mga katiwala. At dahil po dyan, ganun din si Pastor Walter, hindi ho pinapabayaan ng Panginoon. No. Wala ho siyang iniinda. Mm-hmm. Pero nagmi-mission, nagpupunta sa kagubatan, sa bundok ng Tralala, ng Kupang. Eh, grabe. Ang calling ng Lord ay hindi natawaran. Sa kabila na siya ay tumatanggi rin sa kanyang kwento na narinig natin kanina, ay tumatanggi siya. Ayaw niya. Alam ko yan, natouch ako dun sa... Meron siyang sinabing statement na natouch ako eh. Sabi niya, hindi ko pwedeng pabayaan yung mga kapatid. Iyon ang pinakamatingiran. No, diba? Hindi ko pwedeng iwanan sapagkat iniisip ko saan pupunta itong mga ito. May sinabi siya pa isang maganda. Isipin mo nga naman, sa loob ng isang linggo, kung hindi niya madadalaw, yun lang isang linggo na hindi nagbasa ng banal na kasulatan, hindi nag-quiet time, sabi niya. Ang tindi nun, sabi niya, eh baka pagbalik ko, maligam-gam na Kristiyano na yun, yung bumalikwas na, bumaliktad na. Yun. Eh iyon ay nakita ni Pastor Walter. Yeah. Yung heart niya para doon sa kanyang mga tupa. Mm. Diba? And considering na meron tayong online worship. Uh-oh. Eh wala namang mahihina yung internet doon sa bundok eh. At saka hindi lahat. Oh, doon sa lugar na 'yon ay ba't ka nga naman magse-cellphone, wala namang signal. 'Yon. Oh, useless, yeah. 'Di ba? Kaya pinipilit ni Pastor Walter na siya ang pumunta ron. Akyatin 'yon. Uh-huh. At siya mismo ang personal na mag-encourage sa hindi nakakaalam sa ating mga katiwala. Yung lugar na 'yon ay dumadaan pa sa hanging bridge. Pagkatapos tumatawid pa ng ilog yun, actually pagkatagulan nako eh, gumugulong yun pababa at putik na putik yun, sobrang hirap. Pero lahat po yun tinies at ngayon ay marami ng Kristiyano doon, may church na po doon. Yes. At tuloy-tuloy ang gawain sa kabila na meron pong COVID. May pandemic na nagaganap, ang spiritual na buhay ng mga kapatid ang iniintindi ni Pastor Walter. Kaya po niya nagagawa yun, mga katiwala, sapagkat ipinagkatiwala yun ni Pastor Walter ang kanyang buhay. Kanyang buhay, ang mga kapatiran sa kalooban ng Panginoon. Kaya malakas ang loob niya sapagkat alam niya na ang kalooban ng Panginoon ay hindi masisira. Kalooban ng Panginoon ay walang hanggan. Kalooban ng Panginoon ay dapat sundin ng bawat isa kahit medyo mahirap at masakit kumisan. So mga katiwala, tayo po ay nasa oras na ng pamamaalam. Pero bago tayo magpaalam ay sandali tayo manalangin. Okay. Para sa mga kapatiran natin na may mga hanap buhay na medyo naghihingalo. Kailangan ng suporta, panalangin. Yung mga may sakit. Oo. At papasalamat din sa mga ilang kapatid natin na nagkasakit ng COVID pero naging nag-negative sila. Naka-recover. Naka-recover. Salamat. Tayo manalangin. Manalangin. Okay. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na kami po ay makalapit sa iyo upang una magpasalamat po sa mga biyaya ng inyong mga salita namin pong napagbulay-bulayan. Salamat po, Panginoon, sa mga buhay ng iyong mga lingkod. Amen. Sa buhay ng mga kapatiran na patuloy na sumusunod sa iyong banal na kalooban. Lord, dalangin din po namin yung mga kapatiran namin na mga may hanap buhay at naapektuhan ng pandemic na ito. Yes, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang magbigay ng pamamaraan upang sila ay kumita kahit na konti, Panginoon, basta steady lamang ang kanilang kita upang
gusto sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Yes, Lord. Lord, ganun din po yung mga kapatid namin na walang hanap buhay sapagkat nawalan. Kayo po ang maghanap ng hanap buhay para sa kanila. Amen. Kayo na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang gagawa ng paraan para sa iyong mga anak na nagtatapat sa iyo. Lord, ganun din po yung mga frontliners namin, yung mga kakilala namin, mga kaibigan namin. Hindi ba namin kakilala, Panginoon, na sila po ay mga frontliners ay nasa bingit ng alanganin ng kamatayan ng kailang buhay, ipinapain upang makapagsirbisyo sa mga tao, gumaling lamang at lumakas lamang. Pagpalain mo sila, Panginoon, ng inyong pagpapagaling at pagpapalakas, nawa po ay maging safe sila sa anumang banta ng COVID-19. Yes, salamat Lord din po, Ama, yung mga kapatid namin, mga kakilala namin na, na dating positive pero naging negative, Panginoon. Yes, salamat Jesus po sa mga kabutihan mo sa kanilang buhay. At hindi po namin nakakalimutan, Ama, na ikaw po ang may mayroong alam ng aming lupang katawan. Ikaw po ang nakakaalam ng aming kalusugan, Panginoon. Yes, Lord. Lord, pansamantala kami po ay magpapaalam sa programang ito at nawa po ang aming mga kapatid, ang aming mga katiwala ay patuloy na pagpapalain po ninyo sa kanilang buhay spiritual. Yes, salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Kuya, yung quotation ng delivery natin. Yes. Panginoon, sa anumang pagsubok, handa akong sumagupa, basta kasama kita, ako'y matapang at payapang payapa. Tapang, ano? Oo, walang urungan. Walang urungan yan. Parang si Gideon to. Ayan. Sinisigaw sila ng ahu, ahu. Oo, parang ganun. Minsan pa, mga katiwala, para makalimutan nyo, baka makalimutan nyo. No, ito, para matandaan nyo ulitin namin. Again, Panginoon, sa anumang pagsubok, handa akong sumagupa, basta kasama kita, ako'y matapang at payapang payapa. Yun. So, mga katiwala, see you again sa July 19. Oh, Sunday. Sunday, alas 8. At huwag po ninyong kalilimutang isa puso ang katotohanan ito. Kasama natin ang Diyos. Kaya, tiwala lang. Magandang po sa inyo lahat. Pag-ingat po kayo.